ABS-CBN actress, host at isang top celebrity ng katapat na istasyon, nagsani puwersa. Alamin ang mga detalye. Welcome to BusyGram.net. Huwag kalimutang i-like, i-share, i-follow at i-subscribe ang BusyGram.net para maging updated ka sa mga latest happenings. May mga shoutouts din tayo kaya tutok lang hanggang sa huli. Nagsanib-pwersa ang dalawang sikat na celebrities na ito na kung saan ay may haharaping laban ngayong buwan. Ang dalawang artistang ito ay kasalukuyang magkahiwalay ng network o istasyon ng kanilang kinabibilangan. Matapos ang ABS-CBN shutdown ay nagdesisyong umalis sa ABS-CBN si Alex Gonzaga at tumalon papuntang TV5 Kapatid Network. Ang kanyang kapatid naman na si Tony Gonzaga ay nanatili bilang kapamilya at kasalukuyang host ng isang sikat na reality show sa bansa na Pinoy Big Brother Season 10. Latest ngayon na pagkakaroon ng magkapatid na celebrities na ito ng kanilang pelikula na panlaban nila sa paparating na Metro Manila Film Festival. Mas naging solid pa ngayon ang relasyon at samahan ng magkapatid na Alex Gonzaga at Tony Gonzaga kahit pa may kanya-kanya na silang pamilya. Hindi man sila palagi nagkikita at nagkakasama ay sinabing wala naman itong epekto sa closeness at samahan nila bilang magkapatid. Sa pahayag ni Tony Gonzaga sa ginanap na online press con ng official entry nila sa 2021 Metro Manila Film Festival, ang Exorcist ay sinabi na, "Lagi kaming may time ni Alex for each other. Kasi I think, nakatulong din na dalawa kami. So talagang yung banda na buo namin, connected na talaga kami kahit magkalayo kami. We may not be physically together all the time, pero yung communication namin laging tuloy-tuloy. So lagi kaming updated sa mga pangyayari sa buhay ng bawat isa. Yung mga milestone kung anuman yung mga pinagdadaanan ng bawat isa, lagi kaming present." Gayun din ay nagkwento naman si Alex Gonzaga at ibininyog niya na kay Tony na ibinalita na buntis siya na dapat sana ay magiging panganin nila ng asawang si Mikey Morada. Sa bahagi ng kanyang pahayag ay sinabi, "Actually, ang ate ko ang una kong sinabihan when I got pregnant. And then, siya rin yung isa sa mga una kong sinabihan ng hindi naging maganda yung outcome. Ang ate ko, hindi mo mararamdaman yung physically na nandiyan siya because iba na yung bahay niya. Pero her presence, her love and yung care niya, nararamdaman mo." Excited ang magkapatid sa nalalapit na pagpapalabas ng Exorcist na produce ng Viva Films and Tin Can Productions. Ang Tin Can Productions ay pag-aari ni Tony Gonzaga at isa sa mga maswerteng napili bilang official entry sa MMFF 2021. Makakasama rin nila rito ang makaibigan nilang si Melly Cantiveros at indirect ni Phipps Solomon. Ayon kay Tony, ang shooting nila para sa nasabing pelikula isa sa pinakamasayang experience niya ngayong panahon ng pandemya. Sa dagdag na pahayag ay sinabi, "Nung nagluwag na at pwede nang mag-shoot para sa pelikula, sobrang grateful ko na nakasama ko ang itong cast na to. They're such a joy to work with. Para hindi kami nagsushooting. Feeling namin, nag-retreat lang kami dahil mas marami yung bonding moments. Ang saya-saya, sobra akong grateful dahil tinanggap nila yung proyekto tapos nag-enjoy sila na ginawa yung pelikula. I like doing comedy films tapos horror. Kasi this brings back mga memories yung mga unang pelikula na ginawa ko sa Star Cinema, yung The Another's. Kahit noong unang sumali kami sa MMFF, para hindi kami ma-pressure ni Alex, ang lagi naming pinag-uusapan, naalala mo, Catherine, yung nung bata tayo, lagi tayong pumipila sa MMFF sa Santa Lucia East Grand Mall. Tapos mga mere fact na makit lang namin yung poster natin na nakahilera sa mga pelikula na pagpipilian ng panoorin ng MMFF, parang we've come a long way. Yun laging sinasabi ko sa kanya. Imaginin mo, Catherine, dati nanonood lang tayo ng MMFF, ngayon isa na tayo sa pagpipilian sa MMFF. Mas iniisip namin na magpasalamat na lang tayo dahil kasama tayo sa choices. Dati kami yung nanonood, ngayon kami na yung napapanood. Ano ang masasabi mo kaugnay dito? Shout out tayo kina Irene Cabehe 03, kay Ernie Lambino at kay Katrina Gonzalez ng Davao City. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang BusyGram.net para sa mga latest happenings.